because again, that is a discretionary function of her office as the Vice President of the Republic of the Philippines. Kuha nyo, hindi nyo pa rin magets. Tama! And actually, abugada kasi si VP Inday. Diba? Alam niya ang proper na isasagot at alam niya, diba, kung paano niya i-defend ang budget. And at the time, ang gusto niyang mangyari is it's up to the Congress. And what's wrong with that? So meaning, tama lang ang sinabi ni VP Inday Sara. So anong problema? Oh, walang problema. Ang problema lang, di ba, yung mga pag-iisip nyo. Matagal na po kahit sa Dabaw po, tahimik lang dahil secret marshal po sa Dabaw. Huh? Secret marshal po sa Dabaw. Secret marshal po sa Dabaw. Alam po natin yan. No? So, Alam nagsasabi nitong gasol na to. Alam mo, sinasabi mo lang yan. Kasi, ha, di ba, sa Bicol ka, inggit ka lang sa Davao. Hindi porket peaceful ang Davao, hindi porket walang gulo sa Davao, ay martial law na. Ganon talaga ang mga Davaoeno, di ba? Kayo lang naman ang nagugulo sa Davao, eh, ha? Ginulo nyo ang Davao, kayo ang nagpagulo sa Davao. Napaka-peaceful ng Davao. At kung yun ang ibig sabihin mo ng martial law, gasol, mas maganda yun, di ba? Grabe mga lods. Kung ano-ano na lang talaga ang binabato nila sa mga Duterte, kung hindi sa mga Duterte, sa mga taga Davao, sa Davao City, wala na bang iba? Di ba, paulit-ulit yung ina-atake ang Davao City na hindi naman kayo inaano? Lalo pa na ikaw, Inday Sara. Kasi kung titignan natin sa mga social services, yung mga tulong sa mga kababayan natin, lalo na kung may mga kalamidad, di ba? Yung mga cash assistance, no? Talagang alam naman natin na nangunguna dyan ang OVP. Pag may bagyo, sino ba ang isa mong nauunang lumesponde? Office of the Vice President. Yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin pagdating dun sa burial assistance, di ba? Meron pa ang medical assistance, namimigay pa ng gamot and everything. Ang nangunguna dyan, Office of the Vice President. And maging honest ako sa inyo mga lords, ang opisina ng Vice President ang pinakamadaling ma-access at malapitan ng mga kababayan natin pagdating sa mga money matters, no? Pagdating sa mga tulong pinansyal. So since nakikita ng mga buwaya na yan na ang OVP, no? Kumbaga, nakikita nila Inday, insecure sila kay VP Inday Sara. Kasi hihilain talaga nila pababa. Diba? Kasi alam naman natin, diba? Talagang ramdam natin yung tulong at malasakit ni VP Inday Sara sa mga Pilipino. Alam natin, effective siya na leader, effective siya na tumulong, no? Effective siya sa pagmamanage ng kanyang pondo kasi sobrang daming natulungan. Kaya itong mga buwaya, inggit na inggit, diba? Kasi nasasapawan sila, ha? Itong mga buwaya na to, dapat nakapokus lang kayo sa paggawa ng batas. Pero tignan mo itong mga buwaya na to, nagsilabasan sa kanilang lungga, pati yung mga gawain ng DSWD, ginagawa na ng mga buwaya na yan. Pero, alam na natin ang totoong kulay ng mga buwaya na yan, diba? Kaya, sabi pa nga ni VP Inday Sara, ready na ready si VP Inday Sara. Kahit bigyan mo pa yan siya ng zero budget,